Anong oras na ba ngayon? 2 o'clock in the morning, so andito ako nag-aantay kasi alas 3 kakain yung mga amo. Uminom na muna ako ng tsaan. Matatapos kami sa trabaho namin mga 3 o'clock o 3:30, ikit na kami. Alas 4, ikit na kami para matulog hanggang 1 o'clock. So, pag magawa, naboboard ako. Alas 7 na ngayon sa umaga sa Pilipinas. Homesick ako. Homesick daw. Sanayan lang. Kailangan kong sanayan ang sarili ko para pagdating ng panahon, wala eh. Kailangan umalis ulit. Paano na yung pamilya? Paano na yung mga bata? Hirap-hirap ng malayo sa pamilya. Nagsisikap ka dito, tapos yun nandun ang iiwan, ang lolo ko. Masakit sa dibdib. Ayoko sanang isipin yun, kaso lang ang realidad ay namalis ako na buo ang pamilya. Pag uwi ko, ano, wasak ang ulan. So, masakit isipin na pag uwi ko, mga bata na lang yung nandoon. Mga anak na lang ang nandoon. Sila na lang ang nandoon. Pamilya, mga magulang, mga kapatid, nandoon sila. Pero yung sarili kong pamilya, wala na. Naiiyak tuloy ako. Ayokong magiging malungkot. Ayokong gusto ko masaya lang. Kasi nga, vlog, diba? Masaya-saya ko kanina. Maski pa paano, nakakawala ng stress pag may mga kasama, pero pag ito, mag-isa na lang, ano naman yung kasama kong isa nandun sa loob, yung kusina. Kasi nagluluto siya. Ako tapos na akong gumawa ng kape para sa mga amo, nag-reserve ng mga plato, mga prutas. Nalulungkot ako dahil yun nga, in 2 months time, hindi na ako sa Pilipinas, pauwi na ako. Alam, pero sana uwi ko. Hindi ko alam kung anong maging resulta ng buhay ko. Kasama ang mga anak ko. Yung asawa ko, hindi ko alam kung kami pa rin. Mahirap ipagpilitan ng isang bagay na alam mong mahirap nang buuin ulit kasi nasira na ang pagtitiwala. May tao naman na nag-aantay. Marami kasi marami, pero mahirap kasi magsisimula ulit eh. Mahirap panibagong pakikisama, panibagong yugto ulit ng buhay. Okay lang ba yun na magsisimula ulit? Ganito ang edad na kailangan na baguhin ang buhay. Kailangan magsimula ulit. Kung may taong papasaya sa'yo. Anyway, masaya naman na ako. Nakamove on na rin. Kailangan lang natanggapin yung katotohanan na
almost 3 years lang, may isang tao na hindi pala makatiis, yung mga taong nakala mong uunawa, hindi sa'yo, na akala mo talagang akala mo ang ganda ng usapan, bago ako umalis, ang ganda-ganda ng usapan. Well, inanda ko na naman talaga sarili ko dati pa noon pa. Ganun. Sana, kung ano man yung magiging decision ko sa pag-uwi ko, hindi ko pagsisihan. Anyway, either way naman, kung manatili sa ganoong sitwasyon pa rin, kasama ang asawa, para ano, masakit. Masakit sa dibdib na yung pamilya na iniwan at akala ko pag-uwi ko nandun pa rin, wala na, para sa mga anak na lang pagsisik. Well, kung sakasakali pagdating ng panahon, pwede ako alis ulit, simula ng panibagong buhay, ako na lang kasama mga anak ko. O yung taong inaasahan ko ulit na magpapabago ng buhay ko. Sana, yun, hindi ko pagsisihan yung desisyon na gagawin ko kapag uwi ko. At sana, maging maayos ulit ang buhay kasama ng mga anak ko. Tulungan na ako ng Diyos. Sana guys, ay naglabas na ako ng sama ng loob, religyohan ko pa. Well, anyway, salamat guys sa subscribe niyo sa akin. Masaya naman ako, maski pa paano eh gusto ko sanang umuwi nitong katapusan na ng Mayo, kasi lang hindi na po pwede dahil na eh quarantine din naman, maka-quarantine lang din naman ako, so hindi na muna kailangan umuwi. Sayang din yung 14 days na stay mo sa ano. Dito na lang muna. At least, maski pa paano eh, nakakaswildo, nakakatanggap ng sahod. Natili na lang muna dito. Antay na antay lang muna. Tis-tis na muna para sa mga anak ko dyan. Antay lang muna mga anak. Ito, nag-iisa lang ako. Lungkot-lungkot, alas 2 na madaling araw. Mag-isa lang dito. Ang kusina. Guys. Ngayon ang araw na lang sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Sana maging maayos din ang lahat pagkatapos ng lockdown ng COVID. Kung wala nga lang sana itong COVID, uuwi na sana ako ngayong katapusan. Kaso nga, problema naman. So, kailangan muna mag-antay hanggang medyo kumalma ng konti ang coronavirus. So, stays na lang muna. Everything will be okay and everything will be all good. Sana nga natapos ng lahat ng ito. At ng problema ito, kung may katapusan naman lahat ng problema. So, manatili lang tayo at be strong lang tayo mga guys. Mga ipit, mga planga, mga anak ko dyan. Sa inyo lahat dyan. Shoutout ko si Rupina, Rupian, Cheryl Yusof, Marilyn Cael, para si Ming, Mimi Samirabilis. Shoutout ko kayo. Babay na sa inyo. See you ulit next time. At sana okay tayong lahat at magandang buhay sa ating lahat. Makakaya din natin lahat ang mga pagsubok na ito, kung ano yung ating mga nararanasan. Saka sa tulong ng ating Panginoong Diyos ay hindi naman niya tayo pababayaan.
So, good night or good morning sa inyo lahat dyan sa Pilipinas. Bye guys, and see you in my next vlog.